Hello, hello! This is Maribel ng Maribel Loves Accounting Facebook page. Today, try nating magsagot ng mga brief exercises. Nandito pa rin tayo sa book ng Wiley, Chapter 3, Adjusting the Accounts. So, sasagutan natin itong BE3-2.2, Calculate Missing Data for Supplies. Ayan. So, binigay sa atin itong mga information na to at ang sabi ng problem ay calculate the missing information in each of the following independent situations. So ngayon, tatry natin gumamit ng T-account para kayo ay ma-practice kung paano gumamit ng T-account. Okay? So dito ay supplies lang to. So binigay sa atin yung mga beginning balances, yung purchase, supplies on hand, supplies used during the year. So, try natin yung first, yung kay Red. Okay? So, si Red, ganyan. So, ang supplies ay isang asset account. At ang normal balance niya ay debit. So, kapag siya ay nag-increase, debit. Kapag siya ay nag-decrease, credit. So, ang T-account, lagi niyong tatandaan, dapat yan ay balance sa dulo. Okay? Dapat ay balance sa dulo para malaman natin yung ending, yung mga hinahanap na information. So, yan. Okay? So, yung beginning lagi yung ilalagay kung saan ang kanyang normal balance. So, katulad ng supplies, ang normal balance niya ay debit. So, yung beginning nasa debit side at yung ending nandun sa opposite side. Ending dito mo ilalagay sa credit side. So, may beginning ka, yung purchase mo, debit, kasi nag-increase, di ba? At yung usage mo, credit, kasi nagamit, nabawasan ang supplies, credit. So, dapat yan, ang total ng debit side, ay at kapareho ng total ng credit side. Kasi nga, close na natin, nandito na yung ending. So, ibig sabihin, zero na sila. Ang total ng debit at total ng credit ay pareho. So, yung kay Red, meron siyang beginning na 795. Tapos, na-purchase siya na 3830. So, 3830. Tapos, ibinigay sa atin yung on-hand nung end na 665. Pinapahanap sa atin itong use. Magkano itong use? Okay? So, 795 plus 3830. So, meron kang 4625 sa debit side. Dapat ang credit side mo ay 4625 din para magbalanse. Tapos, meron ka ng 665 dito sa credit na side. Minus 665 equals, so makikita mo na ang nawawala pala ay 3960. So, yung usage ay 3960. Yan ang hinahanap kay Red. So, yung debit at yung credit natin ay pareho na. Yan, balance. Okay, madali lang, diba? Kay Blue, tingnan natin kay Blue. Ganyan, gawa ulit tayo ng T-account. Supplies. Pasensya na sa sulat. So, may beginning siya na 985. Tapos, binigay yung purchase na 3,070. Tapos, yung usage, binigay yung usage, use 2,750. Yung end ang nawawala. Okay? So, 985 plus 3,070. So, dapat yung ating total ng debit ay 4,055. Dapat ganun din ang total ng credit. Diba? Kung yung 4,055 tapos may 2,750 ka na dun sa taas, 4,055 minus 2,000
055 minus 2750 equals, so yung usage mo ay 1305. Okay? So balance na yan. So ang use, ang ending na hinahanap natin ay 1305. Kay ano to? Kay green. Okay, dito tayo sa gitna kay green. Kay green. Meron gawa ulit tayo ng T-account. Supplies. So, may beginning ka na 1325. Tapos, binigay yung purchase na 2395. Ibinigay yung end na 1700. Pinapahanap sa atin yung use. Hindi natin alam. So, 1-3, kung ano side ng T-account, yung kompleto, dun ka magsisimula. So, 1-3-2-5 plus purchase 2395 equals 3720. 3720 din dapat yung sa kabilang side. Minus 1,700 na ending. So, ang usage ay 2020. Ayan. Ganyan lang kadali gumamit ng T-account. O, diba? Sana may natutunan kayo sa ating kwentuhan. Fighting! Kaya nyo yan. Bye-bye!